morning mga ka-DIY. Ngayong umaga, ituturo ko sa inyo kung paano mag-alay ng ating mga gulong. Pero kung di nyo pa napapanood yung part 1 at part 2 ng video na to, click nyo lang sa description o check nyo sa videos ko para malaman nyo, makita nyo yung proseso kung paano ko ginawa yung ating alignment gulong. At yung technique kung paano magkabit ng rayo o ng scoop sa ating house at sa ating green. Mag-subscribe ka na rin sa channel ko para maging updated ka sa mga i-upload kong mga bagong DIY projects. Tara, umpisa na natin. Ang una natin gagawin sa pag-align, so hahanapin natin yung ating reference, which is yung butas para sa ating pito. So, umpisa natin sa pamamagitan ng paghihigpit ng mga nipple gamit lang ang ating kamay. So, higpitan lang natin hanggang makaramdam tayo ng resistance. So, susunod naman, gagamit na tayo ng spoke wrench sa pagpapahigpit. So, umpisahan ulit natin dito sa pito. So, babalansin lang natin yung higpit ng lahat ng spoke gamit ang ating wrench. So, kung sobrang higpit na, pwede nating luwagan. At yung sobrang luwag, hihigpitan naman natin ng katamtaman lang. So, mahalagang huwag kayo magmamadali sa pagpapahigpit para madistribute natin ng pantay ang tension sa lahat ng nipple. Okay, ito na ulit yung pito. So ngayon, pwede na nating i-calibrate o tingnan kung anong sitwasyon o gaano kalala ang wiggle niya. Umpisa na natin ang pag-alay. So may dalawang parte ang pag-alay. Una is yung roundness o yung hop. Ito yung up and down movement ng ating mga rim. And then yung pangalawa is yung side to side. Ang side to side is yung movement ng ating rim from left and right. So, umpisahan natin sa roundness gamit ang ating alignment tool. Paikutin natin ang rim. Hanapin natin kung saan may kumikis-kis. May parte na kumikis-kis. Yan, ito. Dito sa parting minarkahan natin, simula dito hanggang dito. So, lahat ng nipple na nasasakupan niyang lugar na yan, ang part na yan, ay sisikipan natin para hilahin niya pataas yung ating rim. So, mag-umpisa tayo dito. After nating mahigpitan, check ulit natin kung sumasayad pa. Kung sumasayad pa, ulitin lang ang proseso. Check ulit natin. So, yan, konti na lang. Yan. Wala na. So, maghanap ulit tayo ng parting may sumasayad. Yun. Ito. Ito. Yan, wala na sumasayad. Kung mapapansin nyo, merong parte na sobrang layo naman. So kapag sobrang layo naman, paluwag naman ang gagawin natin upang dumikit siya ng konti. So hindi talaga natin siya mapiperfect, masisiro o 100% na maaalay yan dahil merong mga dugtungan ng mga rim. So hanapin natin yung pinakamalayo. So yan. Ito yung pinakamalayo, luluwagan naman natin yung mga nipple katapat nito. So paluwag naman yung gagawin natin. So bilog na siya. So ang susunod naman natin is yung side to side. Hanapin ang part
nating may sumasayaw. Dahil ang ating rim ay naka-deviate sa kanan, kailangan nating dagdagan ng tension ang mga rayos na humihila pakabilang direksyon. Talaga ay masisiro-siro. So kapag satisfy na kayo sa pagkaka-align nyo, so pwede na kayong huminto. Pwede nyo na rin sikipan ulit lahat ng mga nipple. Ngayon ay kailangan na nating balansehin ang tension sa lahat ng spoke. Mas maganda sana kung gagamit tayo ng tension meter or yung torque wrench na naaangkop sa mga spoke. Pero kung wala, wala tayong magagawa. Tantsahan na lang. After nyong mabalanse ang tension sa lahat ng spoke, muli nyong i-check ang inyong mga gulong. Kung may mapansin kayong pagbabago sa bilog at sa side-to-side movement, muli nyo itong i-align. At ito na ang magsisilbing final step ng inyong project. Yan mga ka-DIY, dito na natatapos ang ating video. Sana ay may natutunan ka sa aking munting ibinahagi. Kung meron man, pwede mo nang i-align ang sarili mong gulong. Or pwede mo rin naman itong pagkakitaan. Dito sa aming lugar, 150 ang kada align ng gulong. So pwede mo itong pandagdag kita. Yun lang mga ka-DIY. Maraming salamat sa panonood. At sana ay mag-subscribe ka na sa channel ko.